Umawit ng kagalakan at tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang kagalakan at tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin nyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yun, inapura ng mga anghel si Lot, "Madali, ialis mo na ang iyong asawa't mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." Nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ng Panginoon. Halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o ihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na roon, Ginoo, sabagay napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? O doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon."
Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit na bayan yon, kaya tinawag na Suar. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Suar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagdadmadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailan lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rinawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon, ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sarili at layunin. Pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kaakbay, at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang ang gawa ay kasamaan. Mga taong sa tuwin ay naghihintay na suhulan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman, iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib, panganib na anupaman. Sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya. Pag-asa ko sa tuwi na, ale. Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. "Panginoon, tulungan ninyo kami," sabi nila. "Lulubog tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano kayo't natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Pag-ibig mong walang hanggan, lagi kong inaasahan. Ang mga salitang ito ng Salmo nawa ay laging nasa puso natin pag umaharap tayo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Na ang ating inaasahan, walang iba kundi ang kanyang pag-ibig na walang hanggan. Ang kanyang awa na walang hanggan. Sapagkat walang ibang hangad ng Diyos kung hindi ang kaligtasan natin. Paulit-ulit ko po itong ipinapaalala sa bawat isa sa atin na ang pinakabiyaya ng Diyos, kung meron mang hindi pwedeng hindi ipagkaloob ang Diyos, iyon ay kaligtasan. Kung kaligtasan ang ating idadasal, hihilingin sa Kanya, tiyak yun, ipagkakaloob niya. Siguro, yung ibang hihilingin natin, hindi tayo sigurado kung talagang matatanggap natin. Magkapera ka, lumusog ka, hindi ka na magkasakit, walang problema sa pamilya, sa kabuhayan, hindi tayo tiyak. Kung yan ay tumpak na maibibigay ng Diyos. Ngunit kaligtasan, tiyak yun, ipagkakaloob niya. At ang idasal natin, maging bukas ang ating mata at puso sa paraan kung papaano gusto ng Diyos tayo'y maligtas. Ulitin ko po, walang ibang hangad ng Diyos, kundi maligtas tayo. Kaya nga ang pangalan ni Jesus Nazareno, Jesus, ang ibig sabihin ng Jesus, nililigtas tayo ng Diyos. God saves us. Sapagkat yan ang misyon ni Jesus, iligtas tayo. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ng sumigaw ang mga apostol, iligtas mo kami. Hindi lang sila nililigtas sa bagyo, sa unos, kundi nililigtas sila sa kasalanan. Nililigtas sila sa kasamaan. Ganon din tayo, nililigtas tayo ni Jesus. Ngunit kailangan din nating makita ang pamamaraan papaano tayo nililigtas ng Diyos. Sa unang pagbasa, niligtas na ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya nung gugunawin na ang Sodom at Gomora. Pero anong nangyari? Inilikas na sila, inilayo na sila, pero anong ginawa ng asawa ni Lot? Tumingin pa rin, bumaling pa rin ang tingin, pabalik. Kaya anong nangyari sa kanya?
naging haligi siya ng asin. Nililigtas na siya ng Diyos. Pero mapilit pa rin siya. Lumingon pa rin siya. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, nililigtas na tayo ng Diyos. Dahil walang ibang hangad ng Diyos kundi maligtas tayo. Pero minsan hindi natin alam yung pamamaraan ng Diyos. Inilalayo ka na ng Diyos niya sa ugnayan na yan. Inilalayo ka na sa barkada mo. Inilalayo ka na sa trabahong yan. Pero anong nangyayari? Bumabaling pa rin tayo. Tapos sa huli, sisisihin pa rin natin ang Diyos. Pero gumagawa na siya ng paraan. Pero minsan, hindi lang natin ito maunawaan. Kaya yun ang idasal natin. Baka yung sakit mo ngayon, yan ay paraan para maligtas ka. Yung pagsubok na pinagdadaanan mo, yung bagyong pinagdaraanan mo sa buhay, baka yan ang paraan para maligtas ka. Kaya sana lagi tayong maging bukas, maging mas malalim ang ating pananalig, sapagkat tandaan natin walang ibang hangad ng Diyos kundi maligtas tayo. Ang pamamaraan lang niya minsan kakaiba sa atin. Kaya kung palaging nagniningas ang ating hangarin, pag-ibig mong walang hanggan, lagi kong inaasahan. Katulad ng mga alagad, matutuklasan natin ang pagliligtas ng Diyos. Panginoon, iligtas mo kami. Panginoon, maunawaan at matuklasan nawa namin ang paraan mo para iligtas kami. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Ang ating tugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumaunaway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patataginawa kami ng pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin, iligtas tayo ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa
ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilyang nagtitiwala sa Diyos, tumawag tayo ngayon sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Iloom
hinaing, magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nababatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, manalig ka. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na July 6, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa mga naglingkod sa misa, sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa ating magmalasakit sa ating kapwa. Walang ibang hangad ang Diyos, kundi ang ating kaligtasan. Magtiwala tayo sa walang hanggang pag-ibig ni Jesus Nazareno kung papaano ipagkakaloob ang biyayang ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan.
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.